Itinaas na ang second alarm sa Marikina River. Sa ilang bahagi naman ng Quezon City, umabot ng lampastao ang baha. May report si Marie Zumali. Pasado alauna ng madaling araw, nag-umpisang tumaas ang tubig sa bahaging ito na Rojas District sa Quezon City hanggang sa hindi na makita ang kalsada. Sa ilang lugar, lampastao na ang tubig. Kinailangan ang rescue gamit ng rubber boat ang mga residente. Umabot din ang lampastao ang baha sa Barangay Santo Domingo. Halos pumantay na ang tubig sa ilang bubong. Stranded naman ang maraming motorista sa Las Piñas matapos bahain ang Alabang Zapote Junction ngayong gabi. Tumaas ang level ng Longos River dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Pinangangambahang tataas pa ang baha kaya pinalilikas na mga taga-barangay Zapote, Juan Bacoor. Kung sakali, nakalabas na ang kanilang rescue boats. Itinaas na sa second alarm ang Marikina River. Alas 7 ng gabi, nasa 15.1 meters na ang water level. Umapaw na ito sa bahagi ng River Park, pansamantalang isinara ang pasyalan. Bago nito, nakaposisyon na ang rescue boats at equipment ng lokal na pamahalaan. Tumaas na rin ang tubig sa Laguna de Bay, kaya ang mga mangingisda sa Pinila Rizal, inakyat muna ang mga bangka at fishnet sa takot na masira ng hangin. Mahigit 7,000 pasahero naman ang stranded sa 14 na pantalan sa bansa. Kinansela ng Philippine Ports Authority at Coast Guard ang mga biyahe bilang pag-iingat sa bagyo. Mariz Umali, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, asahan pa rin ng maulang panahon bukas. Sa latest bulletin ng PAGASA, huling namataan ang sentro ng bagyo sa coastal waters ng Bacnotan, La Union. May taglayang lakas ng hangin na 95 kilometers per hour at bugsong aabot sa 145 kilometers per hour. Babagal ang pagkilos nito habang palapit sa Lingayen Gulf. Nakataas pa rin ang Cyclone No. 2 sa Metro Manila, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, northern portion ng Cavite, Rizal at mainland Quezon, at signal number 1 naman sa Batanes, rest of Rizal, rest of Cavite, Batangas, Laguna, rest of Quezon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, northern portion ng mainland Palawan kasama ang Kalamian, Cuyo at Calayaan Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate, kabilang ang Tikaw at Burias Islands. Signal number 1 din sa Aklan, Capiz, Antique, kasama ang Caluya Islands, Iloilo, Bantayan Islands, western portion ng Northern Samar at northern portion of Samar. Sa forecast track ng PAGASA, magtutuloy-tuloy ang pagkilos ng bagyo pakanluran sa West Philippine Sea hanggang makalabas ng PAR bukas. Pero may posibilidad din na mag-loop o bumalik yan malapit sa PAR. Sabi po ng PAGASA, dahil yan sa isa pang LPA na isa ng bagyo. Huli ang nakita 2,045 kilometers east ng northeastern Mindanao. Bukod dyan, may isa pang LPA na halos katabi lang nito. Pero sa ngayon, pababa ang tsansa nitong maging bagyo.